The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. The dollar came to dominate trade after World War II. The U.S. was the biggest economy in the world. Other countries were trying to rebuild, and the dollar, it was stable. And so how did the dollar become the currency of choice across the world? And more importantly, what kind of a future is it up against? US dollar ang pinaka-powerful na currency sa buong mundo. Sumagi ba sa isipan mo kung anong estratehiya ang ginawa ng Amerika para maging pinakamalakas at pinakakilalang currency ang pera nila sa buong mundo? Yan ang ating pag-uusapan dito sa pag-analisis ng Bangis ng Kaalaman. Di maipagkaila na kahit sa ang sulok man ng mundo, basta't pera ang pinag-uusapan, ay kilalang kilala ang pera ng Amerika na tinaguri ang dollar. Paano nga ba ito lumakas? Sa kaalaman, noong taong 1940s, ang British Empire na isa sa pinakamalakas na bansa at isa rin sa may pinakamaraming nasasakupang bansa noong panahon yun. Subalit kung ating titignan, noong nakipagdigma ito, noong unang digmaang pandaigdig, hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig, sobrang laki ang binagsak ng yaman nito. Sa katunayan, noong 1920, makikita natin ang laki ng epekto mula sa 0.6 billion euros noong 1913 ay umabot sa 7.8 billion euros noong 1930 ang naging utang nila. Kung ihahambing natin ay mula 25% GDP, umakyat ito hanggang 130% GDP. Ganito rin ang nangyari sa ibang malalakas na bansa tulad ng bansang Pransya at Soviet Union noong panahon yun. Dito natin makikita kung paano ginamit ng Amerika ang estratehiya para paunlarin ang kanilang bansa. Habang abala sa pagkikipagdigma ang mga malalakas na bansa sa mga panahong iyon, sinamantala naman ito ng Amerika na palaguin ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pag-supply ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng cotton, trigo, tanso, goma, mga sasakyan at makinarya. At isama mo na rin iba pang mga produkto na pwede nalang ikalakal sa buong mundo. Habang ang ibang malalakas na bansa ay abala sa pagkikipagdigma ng mahigit 2.5 taon, ang Amerika naman na mas pinili maging neutral sa mga panahong iyon ay biglang lumago ang ekonomiya dahil sa mga export nito na umabot sa $2.4 billion noong 1913 hanggang $6.2 billion noong 1917. Kaparehas lang din nung maganap ang ikalawang digmaang pandaigdig na nakipagdigma lamang ang Amerika nung inatake ng Japan ang Pearl Harbor. Makikita natin sa graph noong 2010 ay mayroon lamang 2,000 tons at biglang tumaas ito noong 1940 na umabot sa 20,000 tons of gold na meron ng Amerika at umakyat pa ito ng 22,000 tons pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat habang nangyayari ang pinakamagastos na digmaang pandaigdig na ito na naging dahilan ng pagkalugmok ng iba't ibang bansa, ang Amerika naman ay kumita ng malaki sa mga panahong ito na umabot sa 75% ang kanilang world monetary gold na naging dahilan na ang dollar currency lang ang may direct backup na gold. Kaya noong 1944, hinikayat ng Amerika ang 44 na bansa sa buong mundo para lagdaan ang Bretton Woods Agreement. Dito nakasaad na ang bawat bansang lumagda sa kasunduang ito ay dapat kilalanin at tanggapin ang tinaguri ang dollar o ang pinaka-powerful na currency sa buong mundo. Sa madaling salita, pwedeng palitan ng US dollar ang bawat pera ng mga bansang sumang-ayon sa kasunduang ito. Sa makatuwid, ang pera ng bawat bansang sumang-ayon sa kasunduang ito ay magiging backup ng pera nila ang dollar, habang ang dollar ay fully backup ng gold. Halimbawa, ang isang ounce ng gold ay nagkakahalaga ng $35 o 28.35 grams ay katumbas ng $35. Kapag ang isang bansa ay gustong ibalik ang dollar ng Amerika, ang katumbas naman ito ay gold. Ito ang rason kung bakit kampante ang isang bansa ngayon na makikipagkalakalan sa karating bansa. Basta't US dollar ang palitan ng kanilang pakikipagkalakalan. Halimbawa, ang Indonesia ay nakabenta ng halagang $1 million mula sa Pakistan. Sabihin man nating ang Indonesia ay walang tiwala sa Pakistan, kampante pa rin to dahil dollar ang pinambayad ng Pakistan at pwede agad itong palitan ng gold ng Amerika. Subalit kung ang Indonesia ay nakipagkalakalan gamit ang pera ng Pakistan,
kung sa ngayon ang halaga ng isang gramo ng gold ay 10,000 Pakistan rupees, pagkalipas ng isang linggo, kung ang Pakistan ay nag-imprenta ng mas maraming pera at ang magiging palitan ng isang gramong ginto ay aabot sa 20,000 Pakistan rupees, alam mo ba kung ano mangyayari? Ang halaga ng kalakalan sa Indonesia ay babagsak dahil kung gagamitin ng Indonesia ang pera ng Pakistani rupees tapos ang ibang bansa ay walang tiwala sa ekonomiya ng Pakistan, ang resulta, hindi magagamit ang pera ng Pakistan sa pagkalakalan sa ibang bansa. Pero kung sa parehong transaksyon, ang ginamit ay dollar, garantisado ng Amerika ang halaga ng dollar ay ginto, kaya pwedeng-pwede kang makipagkalakalan sa buong mundo gamit ang US dollar. Dagdag pa sa Bretton Agreement ay mayroong dalawang organisasyon ito. Isa dito ang World Bank at ang pangalawa ay ang International Monetary Fund o IMF. At sa kadahilanang ang mga bansang ito ay di pa nakaahon mula sa pagkalugmok dahil sa digmaan, kailangan nila ng tulong para makabangon ulit. Dito na pumasok ang tulong mula sa Amerika sa pamamagitan ng pagpundo nito. Makikita natin dito na ang World Bank ay nag-issue ng napakalaking halaga na pautang para tulungan ang mga bansang ito. Kalaki pang isang kontrata. Idagdag pa natin, ang mga pasilidad ng IMF ay isa rin sa mga benepisyo ng mga bansang ito. Habang ang World Bank ay nagbibigay ng long-term na pautang para sa pagpapaunlad ng bawat bansa, ang IMF naman ay sinubaybayan ang global economy. Tinutulungan ito ang mga policy makers. At ang maganda pa dito ay nagpapahiram din sila sa mga bansang mahihirap. Ito ang dahilan kung bakit kahit ngayon, ang bansang Pakistan at Sri Lanka ay humihingi ng tulong sa IMF dahil sobrang bagsak ang kanilang ekonomiya. Ganito sinilyuhan ng Bretton Agreement kung gaano kahalaga ang US dollar at kung gaano nito binigyan ng kapangyarihan ang Amerika kaysa sa ibang bansa. Ito ang isa sa dahilan kung bakit nangingibabaw ang US dollar kung pag-uusapan ang pera ng bawat bansa sa buong mundo. Thank you.